So, eto. Season 19. Try natin mag try ko lang mag-stream kasi parang sinubukan ko lang. Siguro try kong mag-upload everyday. Check lang natin kung paano mangyayari. Medyo mataas na to, 1.9. Siguro kapa medyo may mga addict na naglalaro yan. Medyo naglaro na ako kanina. Dalawang team. Dalawang laro. Medyo easy naman. Tapos yung ano, ito yung team natin. Ito yung unang-una Axie na binili ko sa na hindi pa ako, kahit hindi pa ako ganun kagaling mang snipe dati at mga na medyo na-snipe ko to na medyo matindi mga yung time kasi doon medyo mamahalin pa mga Axie. Yung mga maawat ng 70k pure AAP, mga ganun, 70k. Ito nabili ko ng nabili ng manugang ko ng 50k, yung isa sa pinaka-Axie na proffers. Pero ito yung dalawa, yung kagandahan nito, parang nakita ko lang kasi ito, pure damage lang. Pero medyo solid to. Hindi kayang versus birds tsaka aqua, hindi talaga nanalo dito pagka 1v1. Tapos ang kagandahan pala dito, kahit ano, hindi rin kaya ng beast to. Kasi meron akong ano, anti-jinx. Tapos may stun ako. Ito malakas din, 3 cards lang yun. Patay na kagad ang beast. Isang spike throw, headshot, tsaka black bubble. Patay na beast, tapos pag aqua. Ayan. Champ, pinahina ngayon. Walang kwenta. Hindi naman walang kwenta, pero ang yung 5 damage medyo malaki, malaki-laki. Dati kasi, ang bilis mamatay nung ano, ng aqua dito. Pero dahil sa champ, kinokombinasyon ko yun, apat eh. Pero ngayon parang, medyo may natitira pang buhay, parang mga ganun. Pinahina naman lahat kasi, sabay-sabay mo. Ang kaganda dito, mataas din naman moral nito. Kaya nakikrit pala. Kasi ito, ito yung mech natin. Medyo matindi ito. Kung mapapansin nyo, taas ng health niya, 38. Ang hari ngayon yung mga, ano, mga beast. Tapos ano, mech, okay din. Goods din. Kasi skill niya napakataas. Medyo, may, ano, may combination na yung skill dyan. May computation na yun eh. Hindi ko lang i-discuss yung computation kasi hindi ko naman alam masyado yung ano, pero goods pa rin to, napaka goods kasi itong Ronin Imp natin na mech, 36 speed to, nauna to sa lahat. Tas moral niya is 37, hindi siya mataas na moral pero yung combination nito bumabase dito sa skill. Yun ang kaibahan nito dun sa parang beast natin, yung mga pure beast. Pati solid to na ano, Nemo to, Nemo, Ronin, Goda. Ang ginagawa lang nito is energy manipulator lang. Parang build ko dito. Kasi ito yung parang papatay. Yun lang lagi. Ito yung killer natin. Ito yung energy manipulator. Tagabasag ng unahan. Parang ganun. 38 health, 48 speed. Tapos kinuha ko dito is ito. Na-snipe ko lang dito. Medyo mura lang dito. Hindi naman mura-mura. Pero syempre, so, super solid to. Ang taas kasi na health niya. Natuwa ko dito. Itong ano. Meron siyang plant, tsaka meron siyang reptile part. Sana nga dalawang reptile para maging port 7 speed niya, pero goods pa rin yan. Sobrang hirap pumanap ng ganyan ni Mupa, yung tail. Solid na solid to. Tapos ito, jaguar plant natin, 58 health. Isa ano na yan, parang ano, napaltan lang yan ni 61 naman ng pure plant. Tapos itong ano, nitro leaf. So ito, isa sa mga pinaka solid cards to sa yung ngayon, medyo kasi that is 115 ang damage niya, ngayon 35. Ang kagandahan nito, nakalagay dito always strike first if this Axie is in the last stand. Kahit ano, pagka namatay ito, medyo nagigitla yung kalaba kasi ito yung nauna lagi. Pagka medyo hindi ka familiar dito sa card na to, solid pa dito, ang damage dito is 135 yata. Tapos din mo yung shield, medyo okay yan, 135. Kaya sobrang solid nitong card nito. Sa ano, Warplant kasi ang tawag ko dito, Warplant. Hindi man siya hot bat, pero parang ano, may energy manipulation. Parang ang technique kasi nitong team ko is ano, parang energy. Babasagin niya yung energy mo. Vegetal Bite, Goda. Tapos energy gain. So, syempre lamang na lamang ako sa energy sa'yo. Kaya parang tatapusin ka ng ano, reptile ko sa huli. Masakali na ganyan. Medyo bumabangga lang sa atin dati is ano, sa pinahina kasi Termi. Pagka mataas yung speed ng Termi kasi 44 naman speed nito. Mahirapan, medyo mahirap
hindi naman mahirap eh, kundi autolus na kasi pagka 45 mauna ka sa stun. Pero pagka pares kami 44 ayan, may palag pa naman. Kasi ito may headshot naman ako. Ito headshot ano, disable yung lagging. Hindi nakakapag-stun yung kalaban pagka ganyan. Tapos ano pa ba? Ang setup kasi nito, parang kung may, kasi pag hindi ka masyadong maalam mag-build, hindi mo alam yung mga setup, pero ito yung setup kasi nito, di ba? Mapapansin niyo 46 speed. Eh, di ba? Una naman kalaban ay plant. Kaya para ito, tas kadalasan susunod ay aqua or beast, di ba? Parang ganun. Setup nito, una dapat is beast cards. Kaya 46 speed siya, nauna siya kaysa dito. Di ba? Parang ano, kung mapapansin niyo, inuna ko pag napatay nitong beast yung yung plant ko kalaban. Ito naman atake. Papasok yung tira nito. Kaya parang yun ang setup nito. Kung medyo hindi ka maalam mag-setup ng ganyan, medyo matatalo ka. Kaya medyo matagal na tayo sa laro. Kaya patagal na rin ako nagbibuild ng team. Kaya alam na natin. Ngayon, testingin natin ulit sa season 19. Siguro mga 5 energy, mga ganun. Try ko lang. Yan, subukan natin sa arena. Dalawang carrot, pickle trap, dalawang vegetal. Kadalasan kasi dito nagpapastay si tropa, lalo na to anemone kasi hindi naman naatake sa unang, pero medyo na may forest spirit siya, medyo matindi to, matinding galawan to. Kaya ano ang gagawin mo dito, si mag-iipong ka ng ano, energy. May try spike si tropa, is ang galawan dito is try ko agawan to. Hindi ko alam kung ang setup nito, unahin mo tong pickle trap, tapos dalawa to. Kasi kung sakali na mag-carrot siya, ginawa mo tong vegetal pipe, hindi ka na hindi maagaw yung carrot. Yung parang proc no, ano, yung damage niya. Kaya yun, try natin to, tingnan natin kung magpapa si tropa. Kaya gumamit din siya ng isang agaw. Maagaw ko sa kanya yung ano, energy na isa. Tapos ano, kukunin din niya. Parang pero medyo naglokohan lang kami na, pero... doon sa exchange na yun, sa tingin ko ay lamang siya. Nabawasan siya ng konti, pero sa tingin ko lamang siya. Ngayon, hindi ko alam kung atake siya or hindi. Pero kadalasan kasi ito nagpapaste. Nagsisave lang yan. Hindi naman atake sa plant yan. Dito yung atake. Kaya parang pwede umatake dito is ito. Ngayon, may 3 energy siya. Nako, 3 energy siya kung bibilangin nyo. Kasi parang gumamit siya ng 2 cards. Nagawa ko isang energy niya. Di may 2 siya energy, tas na minus 1, ano. Minus 1, tapos naagaw uli niya, parang gano'n. Bali, tama ba? 2 energy. 2 energy. Tama. Bali, tiga lang. Baka magkamali ako. 2 energy. Inagaw ko yung isa. Okay, 3 energy siya ngayon. Ngayon, na ito lang. Ay, okay, nagpas ako. Nagpas pala. Ay, okay. Dapat titira ako. Pero, okay na yung goods na yun. Dapat ito, dapat natira ko. dapat pala yun. Pero okay na to, okay na to. Kasi ito baka mag, ano na, sa tingin ko magta-try spikes to si tropa. Kaya pag nag-try spikes ka, try spike dyan si tropa. Ito ang gusto kong tamaan niya. Ngayon, ang gagawin ko is, pwede niya rin ako i-stun. Isa sa possibility yan. Kaya unahin ko ito yung carrot. Tapos, ayan, ganito lang. Tingnan natin kung parang papasok to. Pero, ginawa ko itong goda, para lang pag mag-try spikes to si tropa, ito, abutin niya. Tingnan natin kung yun ang medyo galawan ni tropa. Okay. Goods naman yan. Okay. Tama-tama yung prediction natin. Tapos hindi naman niya mapatayan. Ito yung parang pinaka-best na scenario na ma-hope natin na para tamaan niya yun. Kasi hindi naman niya mapatayan. Iniwasan lang natin tamaan niya si Beastie Body natin. Ngayon, ito. Pwede na ito mag-heal. Yeah, mga dre. Kaya ito, hindi natin mapatay ang Jarba Regen si Trob. Wala naman siya agaw energy din. Kaya parang ang gagawin natin is, kasi nagbitaw na siya eh. Teka, lima. May limang energy siya. 1, 2, 3, 4. Alam ko, 3 energy siya dito. Hindi pa siya nagdilimo. So, pwedeng ipas ko na lang ito, mga dre. Yan, ipas ko na lang ito. Ngayon, pwede kong gamitin to. Walang problema dito. Kaso, i-heal niya to. Ang pangit sa setup na to, mga dre. Kasi ito, aqua to eh. Diba? Aqua to. Siguro,
hindi ko alam kung magta-try spec to, pero hindi ko na ititira to. Susugal ko na. Ipunan ko na lang ng cards nung huli. Pwede naman to, pero niisip ko. Pero hindi. Okay lang yan. Baka kasi mag-try spikes lang. At iwasan natin mapatay yung ano, beastie body natin. Ito kasi tatangki pa yan eh. Ayan, tatangki. Hindi parang may lima, apat, lima yata. May limang energy siya. Hindi ko na masyado nabilang, pero ito, goods na to. Ngayon, tatanggalin ko to, yung spike throw. Tsaka, pwede nga ito. Pwede itong, ano, dalong spike throw. Yan. Ang gagawin natin is, gagamit kasi ito ng Jerry Barrage, kaya parang dapat ito huli. Diba? Kung medyo, ano. Ang gawin natin is, try natin piercing sounds. Tapos ito. Yan. Tapos, try natin itong dalawa. Yan. Tingnan natin kung makapatay natin ang kuya natin. Okay. Ayan, baka na damage nullify yan. Medyo sok na soks naman sa ano, sa panlasa yan, mga dre. Ayan, dapat inabot naman siya ng dalawa. Wow, okay. Hindi ko na hindi ko nga pala. Pero goods naman yan. Ang problema dito, may dalawang heal to. Hindi ko alam na parang dalawa pala yun. Kaya parang ito, medyo parang nasa trouble tayo dito. Ang gawin lang natin is double Nemo lang kasi i-heal niya na dalawa yan. Double Nemo lang. Ayan. Nagkamali tayo ng computation doon. Dapat is kasi dalawang ay nag-stun nga pala niya no. Ito, ang dami niya energy, dami niya ring cards dito. Pero dalawang anemone yun. Dalawang anemone. Hindi ko pwedeng ano, hindi ko pwedeng hindi itira to. Hindi ko pwedeng hindi itira. Kaya parang ano, ang gagawin natin is, todo na natin to. Madre, todo na natin to. Todo na natin siya. Sa tingin ko kasi titira to eh. Sa tingin ko titira yun. Bali, eto. Eto, yan. Parang ganyan lang. Check natin. Okay, pinatay niya yung ano. Beastie body pa. Ang alam ko buhay pa yan eh. Hindi pala. Bali pala yung alam ko. Pero okay lang yan. Tinira na ba natin ano. Para may backup lang tayo. Yan. May backup lang tayo. Goods na goods. Eto. Kasi. Ang gagawin natin ay sa aquaponics. Yun lang ang pang-atake niya. Aquaponics. Tapos, wala na pala akong buhay. Patatalo na pala ako. wala na pala akong buhay. Pero tingnan natin kung tatagos naman yun. Kasi 3 cards ng 3 cards yan. Okay na buhay pa nga. Tapos, may nimot eh. Tingnan natin. Natalo. Talo tayo dito. Medyo nagkamali ako doon sa ano, yung computation doon sa isa. Ito kasi wala na. Mag-nimo lang yan. Kaya, ito lang. Try natin itong dalawa. Tingnan natin kung kasi okay, wala pala siyang cards. Wala pala siyang cards, kuya. Ah, okay, talo pala ako. Talo pala ako. Kaya pala nag-zero yung cards niya. Tapos mapatay ako. Bali, nagkamali ako doon yung na-stun siya. Na-stun to. Tapos, hindi ko dapat tinira ko ba yung Okay lang yun, okay lang. Okay lang yung first game. Pero, ang pagkakamali ko dun is nabitaw niya yung dalawang heal, yun lang naman. Pero so far medyo maganda naman yung performance natin dun. Kaya okay lang yun, okay lang yun. Wag tayo madadown pagkagalat. Ito, laging ginagawa ko is tinitira ko lang ito sa una. It's either na parang kung mabasag man siya, may energy gain ako. Pag hindi siya tumira, edi may damage siya, tsaka kuha ko yung energy niya. Parang yun ang ayan, katulad niyan. Tingnan natin kung mababasag. Sa tingin ko mababasag to. Ayan, goods na goods yun. Parang, gumamit siya ng lagaw ko yung isang energy niya.
Tapos zero energy siya. Pero nabasa ko yung carrot. Ano. Bali, apat na energy siya ngayon. Apat na energy. Ngayon, hindi ko to, aba, okay, sneaky raid pa lang kuya natin. Sneaky raid. Paya ba ang patayin nito? Dalawa, one, two. Titira natin to sa susunod na lang. Pasko muna to. Ayan. Ito, sa pagkakataon na to, meron na siyang anim na energy to. So, anim na energy, susugal ko to kasi baka ma-sneaky raid ang kuya natin. Kung sakali na parang ano, edi lulusot dito, okay lang. Kung mag-sneaky raid siya, tatamaan ko naman tong plant niya. Parang yun. Kung mag-depensa naman tong plant niya, tatamaan naman to. Kaya parang double purpose siya. Hindi ko titira to kasi baka mag-champ naman siya. Kaya parang yun, ito lang siguro, wala naman tong combi. Kaya ito lang yung the best na parang pwede natin. Ngayon, ang tinamaan is yung wow, okay, na-create. Sorry, hindi natin sasadya yun, pero ayan, kitang-kita naman natin yung prediction natin, mga direk. Parang medyo matagal na kasi tayo naglalaro. Kaya ayan, solid naman yan. At ayun, nabuhay naman tayo. Ang gagawin niya, mag-sneak raid uli siya. So, yun lang kahirapan doon kasi inapot niya yung apat. Tapos, yung sneaky raid is, ulitin na naman niya yun. Kaya, gagamit uli siya ng isang energy. Parang luging-lugi, di ba? Parang ganun. Gelugs ka doon, gelugs. Mga doon. Kaya ito, pwede kong itira na lang to, itong ganito. Try kung agawan yung energy niya. Kung magpas man siya, o kaya mag-cotton, ano siya, agawan natin siya ng energy. Yan. Yan lang. Tingnan natin. Ganun na nga. Ayan, naagaw na natin yung ginamit niya energy. Okay na naman mamaalam yan. At least parang alam natin na halos, hindi ko kasi nabila, parang mga 2 energy na lang uli siya o 3. Medyo nakikrit yun sa atin at lagi namang goods yun. Kung sakaling magpumpkin to, mga dre, kasi nauna tayo sa kanya, pwede naman siya mag-sneak raid. Kaso, una yung biz natin. Kung magpapumpkin to, pwede yung dalawang pumpkin. Kaya parang ang gagawin natin is todo na lang siguro na siguro hindi ko nagagamitin yung Nemo todo ko, ay hindi, sige, ulitin na, yan kasi baka mag-pumpkin ang kuya natin, todo na natin yan overkill pero wala, goods pa rin yan, madre. Ngayon, ang choice lang nito is hindi niya mababasag to, madre. Hindi niya mababasag. Best may Jaguar tayo, tsaka ano. Kasi parang ano siya, pwedeng double combat. Ganun. Pero, tignan natin. Kung ano man ang mangyari, ito ang ano. Kasi ito, kung mapatay niyan, tapos nag-last stand, babanat pa rin yan. Kaya parang, pwede kong ito. Kasi ito, siguradong papasok to eh. Siguradong papasok. Kung sakali naman na parang ano, mapatay niya yung plant, next turn, una pa rin naman tayo. Kaya parang auto win naman to, mga Andre, auto win. Yan. Okay. Sneaky raid. Ilan ba damage ng cactus ngayon? 133. Ito medyo matindi ito, 115. Kasi malakas na yan eh. Tapos ginawa pa, pinalakas pa nila. Medyo matindi din yung nakaisip dun sa idea na. Malakas na tong card na to, palakasin pa natin. Gawin na natin mas lalong OP. Medyo, ewan ko lang ha. Malakas na kasi yung plant eh. Tapos ginawa pa nilang, okay naman yan kasi gamit naman natin lagi yan. Kaya, na medyo nahihiwagaan lang ako dun sa galawan yan. Ito medyo ito na lang. Wala kasi tayong wala rin combo kung saan. Tapos, it is, okay lang manakawan tayo. Walang problema. Tapos, wala naman tong combo. Medyo kakaiba tong may imp siya. Napagkaitan ng cards to. Parang ganun. Baka nag-reset kasi na memory. Kaya parang, malay mo na, magaling talaga. Tapos, pang shield niya yung imp,
Diba? Pwede yun, di ba? May mga ganung galaw. Sobrang galing ko, mag-i-imp lang ako, mga dre. Kahit wala akong ano. Pwede yun, pwede yun. Hindi natin sinasantabi yung mga ganung galaw. Ito, pwede siya mag-pumpkin. Ito, todo na natin to. Kasi parang, ito, alam mo yung sa pinaka-the best na kombinasyon is, ito, di ba, parang, napaka-tindi na ito. Di ba, parang, gumamit ka, pagpalingin natin na isama mo pa to, apat na cards, tapos, balik din sa'yo 4 energy. Napaka-tindi mo naman. Ito, gawin natin to. Pati ko patay na to, kasi 2-1, magkano ba damage ngayon na ito? Kasi ibang dati 177 eh. 167, goods pa rin yan. Hindi ko na nabilang yung energy ng kalaban, pero tignan natin kung maglalastan to. Kasi naka-imp on kuya natin. Ay, okay, hindi pala maglalastan. Nag-critical siya, tas energy gain. Yung pala yun. Matindi yan. Kaya pala siya nag-imp. Kaya pala ba siya may in sa lineup? Matindi yan. Ngayon, ito. Kasi dati, itong tatlo patayin natin eh. Ito lang. Dati, yun ang parang combination yun. Ito kasi maglalaging to. Ngayon, ang gagawin ko is, try kung pati to, 46 speed. Try kung patayin tong beast. Pero at least parang at least alam natin tatlo lang energy na susunod. Yan, check natin. Kung tatlo energy na susunod, hindi ko alam kung kaya natin kasi malakas yung Terminator sa ikaw nga ba siya. Yun na parang medyo iniiwasan na. 154, 131, okay. Okay. Ngayon, mauna kasi ito eh. Yun ang problem. Mauna siya. 134, 129. Paano bang dapat na inuuna ko doon? Parang iba combination ko kasi dati din eh. Medyo tatlong cards pa natin. Yari natin kaso nabago nga kasi yung calculation. Ngayon, iniisip ko kung ipapas ko to o hindi. Kasi titira to na sigurado. Yung siguro tira ako ng isa. Kasi titira to na isa. Mali pala ako. Ay, pinahina ako. Ang hihina na. Mali yung kinawa ko. Dapat talaga nasa isip ko ito. Pero ito, ang gagawin kasi na ito is, baka mag-i-sticky go. Ngayon, pwede kong siyang banatan. Kung mag-i-sticky go man siya, ayan, pwede to. Or, pwede to. Ah, hindi. Kasi mauna siya eh. Baka mag-sticky go lang 40. Kasi pag nag-sticky go to, buhay ako. Teka lang ha. Okay, iniisip ko ha. Buhay ito. Pero parang, hindi, buti. Buti yun ang ginawa natin. Medyo, yardu tayo doon pag gagawin. Okay naman to. Wala na siya lagi sa susunod. At least may, wala siyang laging tapos stand siya. Yun ang parang pinaka-point yan. Wala siyang laging tapos stand siya. Ang gagawin niya is dalawang card. Diba parang may dalawang card siya ngayon. Ang gagawin ko is magpapas lang ako. Ayan, papas lang ako. Tatlong card pala, medyo hindi ko nabilang yan pero okay lang. Goods naman. Tapos, at least, hindi nag, yung gumana yung Thorny Caterpillar. Ngayon, may stand uli ako niya. Ewan ko kung parang may stun uli ako na ito. Tapos, siguro ito lang. Tapos, miss uli. Tapos, ito. Siguro ito lang. Try natin. Kasi parang ang ano na ito ay, okay, parang hindi na pala siya na gano'n. Mukhang, GG na siya. Parang sinubukan niyang patayin yung ano ko. Yun lang ang pangontra kasi pag sa Termi is disable mo lang yung laging niya, hindi na siya makakombo pag dalawa yung energy niya, kaya yun, medyo auto GG naman sa akin. Kahit sabihin mo nauna siya, kung mapansin mo nauna siya sa akin is medyo may galaw naman tayo dyan, kaya parang goods pa rin naman. Ngayon ito, check pa natin siguro mga nakakailan laban na ba tayo, 1, 2, 3, siguro dalawa pa. Tapos bukas, try ulit natin mag
streams siguro uli. Siguro araw-araw. Pwede kong gawin araw-araw to. Para ano, para lang to kasi sa mga ano, yung mga nabili sa atin. Nagawa ako kasi ng Super Chaps na team. Katulad nito, Chaps, Super Chaps. Pero sasabihin mo, may hinabaan Chaps, hindi naman super lakas ng ano, kesa dun sa ano. Tapos yung mga plant kasi kadalasan, nilalagay nila pumpkin. Ako hindi yun ang trip ko eh. Parang gusto ko talaga yung mabilis lang pambasag ng ano. Gusto ko mabasag kagad yung plant para mapatay ko yung dalawa. Yun lang parang mentality. Kaya pa. Ito ngayon, napakalakas nitong opening na to, madre. Napakalakas nitong opening. Pero parang mas preferred ko to eh. Mas preferred ko to. Para kasi, kung sakali na para magpa siya, burn yung energy niya, di ba? Parang, kung sakali mag-nemo siya, burn pa rin yung energy. Kung sakali na gamit siya, ganun pa rin. Parang wala kang panalo. Wala kang panalo sa akin. Parang, kahit ano gawin mo, ano, wala kang panalo. De, pero ito, ayan. Ito, ayan, nakita niyo. Tingnan niyo, bugbog sarado na yung plant niya. Well, first round pa lang yan. Ang parang technique pala na ano dito mga dre. Ito kasi pwede mag-stand to. Pwede rin mag-pumpkin to, di ba? That's number natin isang energy. Bali, meron siyang apat na energy ngayon. Apat na energy. So pwede ko itira to. Baka magdepensa lang to. Pero iniisip natin, isipin natin paano ba ang discard nito. Pwede rin mag-stand to. Siguro para isugal ko na lang to. Pwede siyang mag-pumpkin. Sa tingin ko mag-YMT. Papasok ko na lang to. Papasok. Okay, medyo mali lahat ng prediction natin. Pero okay lang yan. Wala nang problema. Walang problema dyan. Pero tingin mo, ang hina ng ano. Ang hina. Okay. Sana mag... hindi pala. Hindi maglalast. Ngayon, ang energy niya is... gumamit siya ng... 1, 2, 3, tapos, bali tatlo, may tatlo siya. Naipunan, dito naman naipon yung ano. Dito naipon, medyo kakaiba to. Dito naipon. Pwede ko na itira. Tingnan natin, baka mag-pumpkin naman to, okay, hindi. Ilang damage na ito. Ito pala, bali lima na ang, pero mali ako doon, dapat kasi kung kumapansin niyo, kung napatay ko na siya kanina, dapat ginamble ko na. Ito hindi na makakapalag 'te. Hindi na makakapalag 'yan. Ngayon, dahil nabuksan siya. Ito kasi may 7 cards siya tapos may 5 energy siya. It's either na andito yung energy niya. Ngayon, mauna naman ako dito sa may ano. Kaya parang ang gagawin ko is pwede kong gawin 'to. Kasi ano, ano ba, pagka tinira ko to, ang alam ko tatlong tira lang ako ng aqua eh. Kung 450 yung buhay ko, mabubuhay pa ba ako? Kaya tira ko na lang tayo. Yun ang ano din, pagka sinugal na, pero parang buhay yata ako doon, 140 plus 40. Sabagay, hindi ko na masyadong, pero ito buhay pa siya. Dati patay na ito eh. Yung ganong kombinasyon, patay na yan. Medyo ano lang, iba lang kasi ang computation niya yun eh. Parang ganun. Nag-iba siya. Kung sakali na para mag-risky fish siya, okay na to. Kasi maglalaging ang tropa natin eh. May stand tayo. Mauna siya sa atin sa susunod. Siguro mag-shield up lang tayo. Okay, nag-critical pa nga ang kuya. Medyo makati yun, yung critical. Kasama naman sa laro yun. Eto. Tika lang. Ang depensa nito is nagtatlo siya. Ilan ba energy ito? Kasi ano, ngayon lang ako nag-stream na habang medyo nakakalito yung pagkain nagsasalita ka. Tapos nagbibilang ka na energy. Parang medyo hindi pa tayo sanay doon. Pero siguro ito lang. Kasi alam ko basag na dito. Tapos, ito. Tapos, ito lang. Para stand lang siya. Okay. Tatlo. Patay na tayo dito. Lusot na yan. Okay. Nagkamali ako doon sa plant dito. Sana panalo sana ako doon kung parang isinugal ko na. Pero okay lang. Okay. Habang naglalaro ka naman, marami ka natutunan. Kasi kahit medyo natalo ka doon, dapat may naisip ka bakit
bakit ka natalo doon sa ba, ano yung mali, ano yung pagkakamali mo yung point na yun. Kaya parang goods pa rin yun. Dapat nila, pag may natutunan ka, okay lang yun. Okay lang. Walang problema. Teka, ito ngayon, walang agaw ang tropa natin. Kadalasan kasi, nagpapas ito eh. Nakasigsag din. Tapos ito Woodman. Ito meta ito eh. Ito yung Woodman. Pero banatan na natin kagad yung plant niya. Ang kagandahan niya, wala kasi siyang agaw. Madre, wala siyang agaw. Mas gusto ko pang kalaban to. Kahit nag-heal yan. Hindi naman problema yung heal. Ito, mga Dre, parang ano. Ang technique dito, mas malakas yung damage pag may dalawang cards. Bawa, parang tinira ko itong isa. Mahina ang damage na mga Dre. Pero pag may sinabay ka isang cards, kasi parang pumapasok lang yung combo damage. Parang gano'n. Kaya parang yun ang titignan nyo. Yun ang titignan nyo. Pag pumasok yung combo damage. Bawa, itong isang ganyan. Bawa, pagpalay natin 100. Pero pag ginawa ko itong ganyan, magiging 105 to. Parang may gano'n, may computation yun. Kaya parang ano, pag pa isa-isa lang, hindi siya goods. Ngayon, papas lang natin to kasi wala naman tayong tira. Tapos, medyo swak na swak yun. Ngayon, wala na siyang October treat. Medyo hindi ko rin nabilang yung tira niyan. Ah, hindi, nag-nibow siya. 5 ngayon na energy. Ngayon, pwedeng ano kasi ito eh. Siguro ganito lang. Tama to. Ganito lang, tapos wala na siyang pumpkin, carrot na lang matitira. Sa tingin ko, auto-kill na ito. Pwede siyang nag-sigsag na ba siya? Hindi pa rin siya nagsisigsag. Pero, ewan ko. Parang, pwede naman siya mag-sigsag. 60, 200, dalawang sigsag is 200. Patay pa rin. Pero kung sigsag, carrot, buhay ito. Pero halos wala na tong cards eh, kasi gumamit siya ng 4 kanina eh. Ito 8 minus 4 is 4 eh, 7. 7 ng cards niya. Okay, goods naman yan. Kahit magkarot, okay. Ay, nabuhay pa. Dati patay na yun eh. Kasi yung dalawang tirang yun, 110 yung isa. Ngayon naging 1 eh. Ayun ang medyo kakaiba doon mga Drakes. Ngayon ano, ito. Ang mauna is ito. Pero ito kasi may timber, kung mapapansin nyo. Pag bumanat siya ng timber, may 80 plus 80 pa. Ganun katindi ang computation niya. Kaya parang pinaka ang gagawin lang natin diyan is itatry spike natin ang kuya natin. Itatry spike. Hindi ko pwedeng gawin 'to kasi pero pwede rin kasi kung mababurn ko yung mana energy niya, mas matutulungan tayo sa late game. Ah, okay. Mas gusto ko pa mamatay ito kasi ang kalaban natin is Nemo. Ayaw natin ng Nemo mga Dre. Ilang pwedeng tumalo dito kasi pag ay stand, yung stand natin ini-Nemo lang nila. Ngayon ito medyo halos sana ibigay sa atin yung ano, shoulder lang naman tapos drain bite. Tapos yung energy niya is limited lang kaya parang wala na yan. Sa tingin ko auto win na to. Medyo kakaiba to ha, mga Dre. Sigsag sa uli. Siguro para kasi ngayon eh medyo off season ano yung panimula ng season gumagawa tayo ng mga medyo meta. And okay, zero na yung cards niya, tatlo na lang susunod. Ganun lang counting cards mga Dre. Ayan. Yung sa attack phase lalabas yung cards. Ibig sabihin zero na yung cards niya. Tatlo na lang cards nito ni tropa. Gumamit siya ng dalawang sigsag tsaka shuriken. Kaya tatlo na lang to, is either sweep skate ito, itong dalawang. Kaya, pero wala to naman, auto GG na yan. Kasi kahit anong mangyari, medyo malakas to. Plus konti naman yung defense na ito. Pero tignan pa rin natin kung mabubuhay siya. Okay. 1, 2, 3. Susunod, may pwedeng sigsag siya. Pero hindi, patay na to. Kung mapansin nyo, ano, kasi zero. Pagka nag-zero yung cards niya, talon. Talon, akala ko patay na yun. Tingnan natin, zero yung cards or last stand. Ay, hindi pala, no? Mali pala ako, mali. Pero wala din, okay na rin. Pwede mag-sigsag siya, kaso dalawa na lang cards yun, eh. Dalawang cards na lang. Attack phase nga pala yun, zero yung cards niya. Ngayon, tatlo uli yung cards niya. Tapos makakuha niya uli yung drain bite, tsaka ano. Kasi yun yung parang kartada niya, eh. Kumuha siya ng isang drain bite. Ito pala, zero na. Pag zero na, ibig sabihin patay na yun. Kumbaga, wala nang natira dun sa
ganun lang, auto GG. Siguro ano, i-push natin hanggang 10 energy. San 10 energy. Para yung marami pa tayong matutunan doon sa game. Kasi medyo kakaiba yung mga nakalaban natin kasi nag-reset niya. Ito medyo kakaiba to, naka-hotbat. Hotbat na beast. Sporty speed. Siguro ano, medyo, kasi baka yung, kasi medyo may hirap nga naman talaga. Ito dati, sa una pa lang, pinuputok ko na to. Kasi dati patayin natin eh. Pero, ano kaya, ito yung kombinasyon natin eh. Pwedeng hindi siya tumira, pwedeng tumira. Pero, hindi ko pa nasusubukan na kung patay ulit eh. Kasi nag-iba nga yung ano eh. Pag tinira ko to, damage dito. Hindi ko rin alam kung patay siya. Subukan natin. For video purpose. For video purpose. Kasi hindi ko naman talaga dapat ititira yan. Pero subukan lang natin. Oh, yun. Nag-critical pa. Napag-goods pa yan. What the freak? May pati... Oh, what? Kulang siya, boy. Yung ba yun? Yung ba yun? Ang katitid ah. Ang katitid ba dyan, kuya? Eto, sige. Katitid naman nun. Ayan. Pero medyo nadala ako sa emosyon. Dapat ang combination release. Hindi, pero buti. Buti nag-carrot siya. Kundi hindi natin mabur-burn yung ano. Ayan, kasi maglalastan siya. Ah, hindi pala, hindi na. Parang mina yung damage ko. Mulinji. Ngayon, pag tinira ko ito na ito, hindi tumamatay. Hindi tumamatay. Kaya ipapas ko ito, madre. Baliwala yan, kahit itira ko ito. Kailangan kasi dito yung ano, kestrel natin. Ah, headshot. Ito. Na-burn natin yung isang energy niya. Sa tingin ko is, met, ano siya, 3 energy. Energy sa ito lineup ko medyo ano to mabilisan ng rounds nito kumbaga mapansin mo round 3 pa lang tayo pero nagkakabakbakan na medyo matindi. Ayan. Yung patayin lang ng dire-diretso lang ang tingnan natin alam ko bubuhay in last stand. Okay, parang ano zero energy siya ngayon. Ang kagandahan niyan is mabibitaw natin to, ma-energy gain natin. Hindi ko na alam ang computation nito sa base kasi 1 2 parang ano eh, teka lang baka maglast din eh. Kasi 1 dati bilang ko te magka 160 180 plus ito to, tama ba to kuya, tingnan natin. Oh wow, salamat naman doon. Salamat naman doon, kuya. Ayun, pasok naman. Tama-tama. Crit na naman. Ngayon, ito. Ito ang medyo technique dyan, mga dre. Hindi pala ito yung termi, no? Disarm. Hindi parang mangyayari. Ito siguro, pagandaan niya, ano, wala siya zero cost card. Kaya medyo hirap ito. Pero ito lang combination. Kasi una, mataas ang da armor niya. Mataas ang armor. Ang kaganda, magmi-miss yung isang tira niya. Ayan, parang ganyan. Ganyan lang, medyo computation yan. Tapos isa pang tira, tsaka lang tayo may stun. Tapos, stunin natin siya sa dulo. At least, ang papasok is that. Tapos ma... Okay lang yan, dude. Ayan. Tapos, sana may wing horn pa tayo. Yun ang kagandahan dyan. Hindi ko alam kung anong, pero ganito na lang. Ay, teka lang. Kailangan kasi ito kung papasok to. Tapos, ito. Basta yung dulo, stun siya. Walang problema dyan. Tingnan natin kung anong mangyayari. Yan. Basta yung dulo, hindi pala stun siya. Okay. Pero goods pa rin yan. Hindi naman, ahirap basagin ng ano natin. Yan. Yun pala ang pumasok. Hindi ko kasi yun ang kahirapan pagka hindi ka nagbibilang ng energy. Pero
Alam ko dalawa na lang energy na ito eh. Pwedeng sticky goo tsaka ano, sticky goo. Ito na lang bali 110 pero alam ko putok to tapos dito ganito lang eh. Tingnan natin. Puputok yan. Tapos yan. Ah, wala pala siyang disarm. Oo. Kasi yun ang ginawa natin. Okay. Okay. Yun lang gagawin yan. Oh. Ah, di, pero ito, okay na to. Kahit naman may disarm siya. Okay. Pero ito, ito lang. Kumbaga parang, ito kasi, yun ang uli na gagamitin. Champ, tsaka sticky goo. Ito, hindi naman siya mababasag. Yan. Tapos, pero hindi mababasag, pero at least yung damage niya. Walang gina critical. What the f- critical. Hindi, ito, ito, ito. Ito ulit ah. Last na to ah. Last na to. Dapat, ito kasi, hindi mababasag yan. Ang alam ko, champ, dapat eh. Patibayan kami kuwi eh. Ang tactic lang doon kasi 150 yung ano, shield niya. Atakihin ko siya ng, ano, hindi mababasag. Tapos, ano, yung nag-critical. Kaya katulad niya, ano, paulit-ulit lang siya. Ayan, ganyan lang, tapos hindi mababasag yan, tapos papasok yung damage. Ganun dapat yung ginagawa natin kanina, medyo critical eh. Ayan. Tapos ito pa. Dalawa. Dalawa na lang, last two. Last two tayo. Medyo marami tayo natutunan dito. Yun lang, yun lang, yun ang kagandahan natin. Ito, aqua. Nasa dulo natin is, okay. Okay, kaya ngayon, ang parang technique kasi dito, kailangan mo siyang patayin niya kaagad yung dalawa. Tapos kailangan mabuhay ito, yun ang ano. Yun ang para medyo dapat natin gawin dyan. Ito, kailangan natin agawan yung energy niya. Tapos, banatan na natin siya na medyo matitindi. Ayan, kailangan mo lang agawan ng agawan na yun. Ang ginagawa nito naman ni tropa, ni Angry Lamboy, bali, ang gagawin niya is, ano, papabawas siya para mas mataas yung damage niya. Yun, yun lang naman ang parang gusto niya mangyari sa buhay. Ngayon, apat na lang yung energy niya. Apat yung energy niya. Pero 9 cards siya. Pwede ko, kasi mataas armor niya ito eh. Papasok to ng, parang, ang alam ko, kailangan ko ito eh. Yan, kailangan ko ito. 1, 2, 1, 2. Yan, parang ito yata ang kailangan ko para mapatay ito eh. Yan, mataas armor niya eh. Yan ang ano niya. At, bali, apat yung energy. Ang kagandaan na nakawan natin. Kasi kung lima energy niya, patay na kagad yung plant natin. Tapos, expose na kagad yung beast natin. Yun ang kagandaan niyan. At, yun, nag-critical pa nga kuya. Pero, yun, ang ano kasi, kumapas yung lagi nag-critical. Kasi moral natin, iba na yung computation naman sa moral. Pero, ewan ko, parang swerte lang din talaga. Wala ba tayo magagawa doon, pero eto, titira siya ng isa, pwede isa, di ba? Kasi dalawa energy niya, dalawa energy. Ang gawin natin is, babawasan natin yung energy niya na umabot siya ng dalawa lang yung cards niya. Pag dalawa yung cards niya, hindi mapatay yung beast natin. Yun ang parang pinaka-point niya. Yun ang pinaka-point niya. Kaya parang, eto, babawasan lang natin yung energy niya. Ayan, papatay niya yan, pero ang kagandahan niyan is dalawa lang yung energy niya, hindi niya kayang patayin tong beast body natin. Yun ang parang kanya computation diyan mga dre. Tapos saka natin siya babanatan ng isang ganito lang siguro. Tama ba? Ito to na mas malakas yata damage niya. So check natin. Okay, Nemo, kung mapapansin niyo, Nemo lang ginamit niya kasi dalawa nga lang energy niya, bilang na bilang 'yan. Ngayon, tatlo energy ni Kuya Carrot sa uli. Tignan natin kung kaya natin basagin to kasi ang kahirapan dito kasi nagnanakaw to. Ang gagawin niya, magnanakaw. Ang mangyayari niyan, tas malaki pa kati yung carrot niyan. Hindi na parang ganun yung carrot. Kaya parang ang gagawin natin is pwede kong istanin siya. Ito kasi lima yung energy natin. Sayang kung naibigay sa atin isang card dito. Parang ganun. Manguha. Ang kagandahan niya wala siyang heal. Yun ang goods diyan, madre. Wala siyang heal.
wala yung heal. Kaya parang ang mangyayari niyan, pag binawasan mo yan ang binawasan, is matitibag pa rin yan. Matitibag pa rin yan. Wala rin siya masyadong damage yan. At nanakawan tayo, pero minimo kasi ito eh, ng ano din. At least nabuhay yung ano natin. Yan. Kaso wala tayo energy. Wala tayo energy. Tingnan natin kung sana magpumpkin yan. Magpapumpkin yan. Yan natin. Full rotation na yung cards niya eh. Six ano na yan. Kung dalawang nakakaw yan, ah okay, sayang. Sayang naman yun, boy. Naandun lahat yung ano. Ito, ang kagandahan nito mga dre, kasi ano eh, di ba, may istan tayo. Kaya natin patagusan yan. At least yung isa papasok doon sa loob. Yan. Papasukin natin yung loob niya, kuya. Laman loob niya, kuya. Yan. Ang ano lang niya, kasi pag naagawan tayo ng energy, hindi natin maipuputok yung ano. Pero isang ano, isang combo na lang yan. Isang combo na lang yan. Kasi parang ano, at least, intayin lang natin na parang may isa pa. Isa pang stand, tapos tatlo yung energy natin, edi goods yun. Ayan. Pag lumabas yung stand, hindi panalo na tayo. Ganun lang kasimple yan. Basta walang heal ang kuya natin. Ayan, si Kuya GM Vega. Ayan, ganun lang. Tapos ano, okay na yan mga Dre. Ayan, parang ganun lang. So, super solid naman. Ayan, papasukin natin na isa. Tapos, ayan, papasok na sa loob yan. Ayan, okay, goods. Ganun lang kasimple mga Dre. Ayan, victory. Ayan, tapos last one. Last one tayo. Mukhang okay naman ang ano natin kasi parang bumaba nga yung MMR ng lahat. Medyo kakaiba yung mga nakakalaban natin. Hindi mo alam kung yun yung malakas na player na nasa taas o talaga nasa nag-reset lang talaga, nasa baba lang talaga kasi lahat. Yun ang parang hindi mo alam ang galawan niya. Pero ito, hindi kasi kadalasan hindi natirat eh. Hindi natirat. Tignan natin ah. Pero parang natirang AAP. Pero ito, hindi ito natira. Gamble to, kung ititira ko to. Gamble, pwedeng gamble yan. Kasi kadalasan, di ba, AAP natira yun sa una. Pero, gamble ko to. Sige, try natin. Okay. Hindi pumasok yung gamble natin, pero okay lang. At least damage. Pero mag-heal siya. Wala tayong ano. Ang pwede kong gawin to, nakawa natin. At least may damage, pero siguro ito na lang ang parang pwede kong gawin. Nakawan ko siya. Okay. Nakawan pa nga natin. Bali, anim ang energy ngayon. Energy niya ngayon. Pwede siya mag-double carrot, tsaka ano, pero etong ano lang natin ha. Ito, unahin natin tong piercing sounds. Inuha natin yung para hindi, pwede naman to. Kasi hindi naman siya mapatay dito. Ang inaano lang natin yung carrot. Kung sakali na may carrot, ma-burn natin yung energy. Yun lang. Kasi pag inuna mo yung piercing sound, tapos naka-ano siya, naka-pumpkin carrot, hindi mo ma-burn yung energy no, kung sakali na parang in-spend niya lahat niya. Ngayon, eto. Hindi ko tititira, pero eto na lang. Yan. Tingnan natin kung parang papasok. Kasi pagka napatay ito, tapos ano, hindi siya nag-last stand, is lulusot dito sa kabila yung, ano, yung damage nung Kestrel natin, ayan. Hindi, lumusot yan. Solid yan kasi itong shell jab. Yung shell jab natin. Hindi ko lang alam kung nagagalaw yung kalaban, pero parang, ba't hindi siya nagagalaw? Yun ang medyo tanong natin dyan. Wato, wala itong shell jab. Kaya mapapansin mo, ito na lang tira niyan. Risky tsaka sweep skate. Eh, meron tayong tatlo. Dati kasi ito, dati patayin natin. Kaso, ang baba kasi nung ano, baba nung jump. Hindi nakakayang patayin natin. Hindi kayang patayin yun. Kung i-burn ko lang yung energy niya, kaya yun. Kasi ang ano to, 100, ano ba yun? Pero siguro itira ko na lang din to para disabled siya mamaya. Yun lang siguro. At least disabled siya mamaya. Hindi ko na nabilang yung energy ng kalaban, pero tingnan natin kung paano ang galawan niya ito. At least disabled yung isang tira nito ni Kuya. Hindi na siya makakapagan. Sa tingin ko may tatlo pa siyang energy ngayon. Pwede niyang patayin yung beast natin. Yan. Uy, nag-critical pa nga Kuya. Critical lang Kuya natin. Pero papas na lang natin to kasi kahit anong mangyari, kailangan niya lumusot dito. Papas yan. Tapos inimo na lang natin. Hindi ko
pwede kong banatan to, banatan ko kaya. Pero alam ko titira na te. Titira yan, Brad. Hindi pwedeng hindi. Kaya pag hindi siya tumira, papatayin ko na siya doon na te. Parang ano eh, pananakot yun eh, parang gano'n. Eto. Ito lang lagi yung combo. Kasi ang kagandaan nito, wala to zero cost. Kaya, ang gusto ko laging patayin dito is, pag kasi may champ ka, pag may Nimoy nasa huli, may hirapan tayo dun. Kasi sinisiro cost lang niya. Ito at least, parang lagi minus 1 energy siya dyan sa galawan eh. Ngayon, ang hina kasi ng ano, armor ngayon ng risky fish eh. Pinahina yan, madre. Armor ng risky fish, 20 na lang. Pinahina rin yung damage. Tapos susunod, hindi siya makakapag ano, star shuriken. Hindi ko rin alam ang energy ng kuya natin, pero ito is all out ano natin. All out shield. Hindi naman tayo makapatay ng tatlong cards kasi may isang stun naman siya. Kaya parang tignan natin ha, kung ano yung kung tama. Teka lang ha. Teka lang, parang talo yata. Talo yata. Ay, di. Okay lang pala. Okay lang. Okay, na, at least nakadraw tayo. Nakadraw. Ayan. Goods naman yun. Hindi ko, dami energy niya, no? Dami pala energy ni Kuya. Kala ko tatlo lang. Pero okay pa rin yun. Kasi, ano, pagka-draw ka, meron ka pa rin, ano, meron ka pa rin plus 8. Ang, tapos ito, siguro, bukas uli, o sa kamalawa, kung kailan tayo may time, mag-record ulit tayo. Kasi, dito kasi ang dami natin natutunan pagka yung ganyan. Sobrang dami. Kaya, yun ang kagandahan dito pagka yung matagal ka na rin naglalaro na ituturo natin doon sa mga nabili. Kasi marami nabili din sa kay Kuya Elgin. Mahilig din ako mag-build tapos yung mga prototype natin, yung mga chops. Kasi kadalasan budget ng mga buyer is 40k under. Nagagawa naman natin ng paraan. Parang ganito, kung mapansin mo itong team natin is chops lang. Sobrang mura na ito. Kung sakali na para bibilin mo siya ngayon, eto kasi hindi, wala kang mabibili sa buong mundo net. Anim lang yata kami may ganito sa buong mundo. Pero hindi naman ibig sabihin ni malakas to. Sa akin malakas to, pero ano, kung papipiliin ako ng ibang Axie, kaya hindi ito pipiliin ko kasi medyo nung una kasi, unang Axie ko to eh. Parang ganun. Siguro masyado nang mataas yung knowledge ko doon sa game. Tsaka syempre may bagong patch. Hindi ko siya pipiliin. Pero ito, hindi nawawala sa beta to. Ito, pinakasolid to. Hindi ba ba? Sobrang lakas niya, 46 speed. Kasi ito pa rin yung plant na pipiliin ko kasi solid 'te. Jaguar fanatic ako. Gusto ko 'yung laging ano, pag naglalast. Hindi nga lang natin nakita do sa video 'yung last time tapos papalo to. Pero napaka exciting ng galaw na 'yung pagana. Ito kasi goods na goods sa akin 'to. Itong dalawang cards na 'to. Ang gusto ko lang kasi 'yung mangyari sa ano, parang play ko babasag talaga 'yung plant ng kalaban. Pag nabasag mo 'yun, auto win na. Halos auto win. Kaya kasi nitong ito kasi kayang pumatay ng kahit ano. Kaya ito yung parang ano kasi ginagawa natin sa pagbebenta ko yung gumagawa lang ako ng mga super chops tapos ano yung pagka medyo beginner yung player, syempre pipili ako ng medyo madali. Pero pagka yung ano medyo veterans na, kaya yung medyo matinding galaw na, kaya na i-build naman ng mas ano yung mas complex na ano, strategy. Meron pa akong scholarship na isa pa yung ano, Silence Whisper naman na team. Napaabot ko yun ng 2.1k MMR. Siguro mga 250 to 300 siguro a day, mga SLP. Isipin nyo, 37k lang yun, pero gumagahod ng ganong kalaki yun. Kaya parang sa iko, kung sakali na parang gusto nyo magpagawa dito lang, PM lang kayo sa akin. Tapos, siguro makagawa din ng mga gantong video lagi kaya para yung may natututunan yung mga player natin kasi parang talagang kailangan mo ng ano yung may napapanood ka tas yung nagtuturo sa iyo kung yung mga galawan kaya ayun ang parang advice ko lang is watch lang tayo ng watch ng mga video ganun tas bilang energy tapos yung araw-araw sana meron kang parang ano yung pagkayang natalo ka sabi mo sana pala ito dapat ang inuna ko susunod ito gagawin ko susunod pala dapat nagpas ako doon yung mga ganun decisions kasi kung mapansin mo makukuha mo yun mananalo ka din naman kung sakali na medyo matagal ka na tapos na pag-aaralan mo yung laro mo kung mapansin mo ang score natin dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wins 1 draw tsaka 2 loss
Kung medyo beginner ako, medyo gagamayin ko pa yan. Pero ngayon, syempre, medyo matagal na ako at lagi ko siyang pinag-aaralan yung team ko, yung laro pati. Nakaka-achieve na ako ng mga ganyong medyo result. Kaya, pero kayo din naman, mangyayari din sa inyo. Pagka yung araw-araw meron kayong natututunan doon sa mismong team nyo. Kahit sabihin mo na chaps yung team mo, pag medyo maalam ka na magbilang ng energy, tapos may galaw na yung team nyo, tsaka yung combo ng cards mo, makakukuha mo rin yun at mananalo ka ng marami. Yan. Kaya yun ang advice ko, PM lang kayo kung sakali na parang meron kayong tanong sa akin o gusto yung pa-build o parang yan, mga prospect team. PM lang kayo sa akin. Kaya yun, salamat. Good luck sa grind, mga Dre, at God bless. Thank you.